Magandang araw mga bata! Para sa araw na ito, ating tatalakayin ang pang-abay at ang mga uri nito. Ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa isang pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Narito ang mga uri ng pang-abay. Una ay ang pang-abay na pamanahon. Nagsasaad ng panahon kung kailan ginawa ang kilos ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na kailan. Maaari itong may pananda, walang pananda at nagsasaad ng dalas. Narito ang mga pang-abay na pamanahon na may pananda. Ito ay ang mga salitang ng, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang. Narito ang ilang halimbawa. Kung ngayon naaalis ang mangingisda, tiyak na aabuti na siya ng dilim sa daan. Kailangan niyang mangisda tuwing umaga upang sila ay may maulam. Narito naman ang pang-abay na pamanahon na walang pananda. Ito ang mga salitang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas. Narito ang ilang halimbawa. Kahapon nakipagkita si Fran Boone sa ermitanyo upang humingi ng tulong. Inabutan kanina ng mangingisda ang tagabantay ng tindahan. Narito naman ang pang-abay na pamanahon na nagsasaad ng dalas. Ito ay ang paggamit ng mga salitang araw-araw, tuwing, taon-taon, buwan-buwan. Narito ang mga halimbawa. Ang mga kinari ay araw-araw tumutungo sa lawang nasa loob ng kagubatan upang magtampisaw. Pumupunta taon-taon sina Prinsipe Suton at Prinsesa Manora sa kaharian ng bundok Grayrat. Pangalawang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panlunan, nagsasaad ng pook, lunan o lugar na pinangyayarihan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan at nasaan. Karaniwang ginagamit ang mga salitang sa, kay, o kina. Narito ang ilang halimbawa. Sa India, matatagpuan ang pinakamatandang sibilisasyon. Nagpaluto ako kay Aling Tesi ng masarap na ulam para sa tanghalian. Pangatlo, pang-abay na pamaraan. Nagsasaad kung paano ginaganap ang kilos na sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, masigasig na nakilahok sa pagdiriwang ang 1,000 tao. Ang mga pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan ay ang tatlong pangunahing uri ng pang-abay na madalas nating makita sa mga pangungusap. Hayaan mo na ipakilala ko pa sa iyo ang iba pang uri ng pang-abay. Pang-apat, pang-abay na pang-agam. Nagsasaad ito ng pag-aalinlangan o kawalang katiyakan. Ang mga salitang ginagamit dito ay marahil, tila, baka, at siguro. Halimbawa, marahil naging mahirap sa kanya ang maghanap ng matutuluyan noon. Panglima, pang-abay na inklitik. Ang mga inklitik ay maiikling katagang walang kahulugan sa kanilang sarili, subalit nakapagpapabago ng kahulugan ng isang pangungusap. Ito ay ang mga salitang man, kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang, lang, din, rin, ba, pa, muna, pala, na, naman, daw, raw. Narito ang ilang halimbawa. Makikita rin ang paniniwala at kultura ng isang pamayanan sa pamamagitan ng alamat. Ito na raw ang pinakamalaking pagdiriwang sa buong mundo. Pang-anim, pang-abay na benepaktibo. Ito ay nagsasaad ng benepisyo. Ito ay karaniwang binubuo ng pariralang pinangungunahan ng para sa.
Halimbawa, ang perang nakokolekta araw-araw ay ginagamit para sa pangangailangan ng templo. Pangpito, pang-abay na kausatibo. Ito ay nagsasaad ng dahilan ng pagganap sa kilos ng pandiwa. Ito ay makikilala sa parirala o sugnay na pinangungunahan ng dahil sa. Halimbawa, nabigyan ng hanap buhay ang maraming tao sa India dahil sa Indian Railways. Pangwalo, pang-abay na kondisyonal. Ito ay nagsasaad ng kondisyon para maganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito ay may mga sugnay o pariralang pinangungunahan ng kung, kapag, pag, at pagka. Narito ang halimbawa. Magiging maunlad ang isang bayan kung patuloy na susuporta ang mga taong bayan. Pangsyam, pang-abay na panang-ayon. Ito ay nagsasaad ng pagsang-ayon. Ang mga salitang ginagamit dito ay oo, opo, tunay, talaga, totoo, sadya, at iba pa. Halimbawa, tunay na malaki ang kontribusyon ng India sa sibilisasyon ng mundo. Pangsampu, pang-abay na pananggi. Ito ay nagsasaad ng pagtanggi tulad ng hindi, di, at ayaw. Halimbawa, hindi kailanman maikakaila ang malaking kontribusyon ng mga manunulat na Pilipino sa panitikan ng Asya. Panglabing isa, pang-abay na panggaano. Ito ay nagsasaad ng sukat at timbang. Narito ang mga halimbawa. Ang mga taong nakabasa ng alamat ay dumami ng 100%. Nanatili ng 5,000 taon ang yoga sa India. Naintindihan mo ba ang mga uri ng pang-abay? Ngayon, tayo ay tumungo sa ating mga gawain. Unang gawain, panuto. Basahin at suriin ang mga pangungusap. Tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang mga salitang binibigyang lundo sa bawat pangungusap. Handa na ba kayo? Unang bilang, naglalaba ng mga damit si Aling Dina araw-araw. A. Pamanahon, B. Panlunan, C. Pamaraan, D. Panang-ayon. Ang tamang sagot ay A. Pamanahon. Pangalawang bilang, matiyagang pinapaputi niya ang mga uniforme ng kanyang mga anak. A. Pamanahon, B. Panlunan, C. Pamaraan, D. Panang-ayon. Ang tamang sagot ay C. Pamaraan. Pangatlong bilang, tumungo sa hapagkainan ang buong mag-anak. A. Pamanahon, B. Panlunan, C. Pamaraan, D. Panang-ayon. Ang tamang sagot ay B. Panlunan. Pang-apat na bilang, ang karamdaman ni Lola Auring ay totoong naging malubhana. A. Kausatibo, B. Panggaano, C. Panang-ayon, D. Pananggi. Ang tamang sagot ay C. Panang-ayon. Panglimang bilang, ang batang ayaw umamin ng maling gawain ay nagsisisi. A. Kausatibo, B. Panggaano, C. Panang-ayon, D. Pananggi. Ang tamang sagot ay D. Pananggi. Tama ba ang iyong mga sagot? Magaling! Ngayon, tayo ay tumungo sa pangalawang gawain. Panuto, basahin at suriin ang mga pangungusap. Bilugan ang mga ginamit na pang-abay sa bawat pangungusap at tukuyin kung anong uri ito ng pang-abay. Unang bilang, wala akong masakyan, kaya nahuli ako sa klase.
Ang pang-abay sa pangungusap ay ang salitang kaya. Ito ay pang-abay na inklitik. Pangalawang bilang, kung ikaw ay masigasig matuto, ay gagaling ka talaga. Ang pang-abay sa pangungusap ay ang salitang kung. Ito ay pang-abay na kondisyonal. Pangatlong bilang, tumagal ng 2 oras ang pagtuturo niya sa akin. Ang pang-abay sa pangungusap ay ang mga salitang ng 2 oras. Ito ay pang-abay na panggaano. Pang-apat na bilang, tila lalakas pa ang buhos ng ulan. Ang pang-abay sa pangungusap ay ang salitang tila. Ito ay pang-abay na pang-agam. Panglima, ang nalikom ng mga donasyon ay para sa mga nawala ng tirahan. Ang pang-abay sa pangungusap ay ang salitang para sa. Ito ay pang-abay na benepaktibo. Tama ba ang lahat ng iyong sagot para sa ating pangalawang gawain? Napakahusay! Nawa ay mas nalinawan ka sa pang-abay at sa iba't ibang uri nito. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli! Sana may natutunan ka sa aralin natin sa araw na ito. Tandaan, pandemya ay di hadlang sa pagkatuto at paglinang. Sikap at tiyaga ang kailangan upang pangarap mo ay iyong makamtan.